Hey, what's up mga ka-advance? So ngayon ay ito ang ating vlog ngayon. Magluluto tayo ng ating uulamin para mayroon tayong masarap na pagkain. Okay, so papakita ko lang sa inyo kung ano yung aking sangkap sa ganitong pagluluto na isda. So ito yung mga isda na nami-miss ko makain tuwing ako'y kumakain na mayroon sabaw. Okay, so ang pinaka-importante lang naman dito sa mga ganitong luto ay yung sabaw. Pero kailangan din natin yung isda, ha? Okay, so papakita ko lang sa inyo kung ano yung process ko sa aking pagluluto ng mga ganitong isda. So kailangan mayroon tayong sibuyas, mayroon tayong kamatis, mayroon tayong luya, at mayroon din tayong bawang. At siyempre, yung sibuyas dahon. Okay, so hindi sa atin mawawala yan. At siyempre, sa mga mahihilig din na mga maanghang, hindi natin maiwasan lagyan ng sili. So ngayon ay ginawa ko na ang lahat at ito na ang ating prepared sa ating pagluluto. Okay, so ito na yung ating mga sangkap sa ating lulutuin na isda. Mayroon tayong kamatis, luya, bawang, sibuyas, at sibuyas dahon. At ito ang ating gagamitin na cooking oil. At mayroon tayong bitsin, mayroon tayong sealing powder pa rin, at mayroon tayong asin. So ngayon ay mag-uumpisa na tayo magluluto. Okay, so ngayon ay mag-uumpisa na tayo. Habang pinapainit natin muna ang ating mantika ay ipre-prepare natin yung susunod na ilalagay natin. So ito ang aking version sa pagluluto ng ganitong isda. Siyempre ang gagamitin natin na sandok ay ganito. Ang version ko ay ang pinagsasama ko nagigisahin ay ang bawang at saka luya. At saka yung sibuyas dahon. At saka sibuyas bumbay. Saka natin haluin. Okay, so pagkatapos natin na mag-isa ito ay pwede na tayo magdagdag ng tubig. Okay? Depende sa inyo kung ano ang gusto nyo karami na sabaw ang gagawin nyo. So pakukuluan muna natin ito. Okay, so ngayon ay kumuluan na ang ating pinakuluan at ito ang susunod natin ilalagay. So ngayon, isusunod na natin ang ating isda na ilalagay. Few minutes later.
Okay, so ngayon ay tatakpan natin muna ng ilang minuto. Okay, so ngayon ay habang kumukulo siya ay lalagyan na natin ng bitchin at saka asin ang ating isda na niluluto. Okay, so mag-a-add tayo ng konting chili powder. A few moments later. Eh, ano mo ginagawa mo? A few minutes later. Yeah. So ito na ang ating finished product sa niluto nating isda. So maraming salamat sa inyong lahat at sana nagustuhan niyo ang aking recipe sa ganitong isda.